Hey everyone, welcome to my channel. At ngayon pag-uusapan natin ang skincare routine ko during this quarantine. Stay tuned. Hello and welcome to my channel. Hey everyone, welcome to my channel. At ngayon pag-uusapan natin ang skincare routine ko during this quarantine. For the past 2 years, since the beginning of 2018, nagbe-breakout ako suddenly. Nung teenager ako, hindi ako nagbe-breakout talaga. Hindi ako nagkakaroon ng maraming pimples. So, yung struggle ko talaga nitong past 2 years talagang iba kasi. Parang, paano ba i-adjust to? Napakarami kong pimples ngayon. Anong nag-trigger dito? Anong yung makakasagot? Ano yung makaka-cure sa pimples ko ngayon? Lalo na ngayon, hindi ako nakakapag-facial every month, diba? Dahil quarantine tayo, walang mga walang spa, walang derma, walang facial centers. So, ano bang gagawin natin? Syempre, aasa tayo doon sa skincare products na meron tayo ngayon. So, ano-ano yung mga yon na ginagamit ko ngayon na nagwo-work siya sa akin. And you will see the before and after from the first day na ginawa ko itong routine na to. Sa ngayon na patapos na itong second month sa ECQ ko. So, paano ba nagsimula yung acne problems ko? Siguro mga January of 2018, nag-try ako ng isang line na Korean brand siya. Kilalang kilala siya. Tapos, maganda siya sa una. Sobrang na-nourish niya yung balat ko. Sobrang nag-brighten siya. But after the third or fourth week, nag-start ako mag-form ng mga bumps. So, siguro dahil sobrang na-nourish niya, na-moisturize niya, nag-overproduce yung oil sa skin ko. Tapos, hindi na kinaya ng balat ko. Tapos, nag-breakout na ako. Hindi ko alam kung ano yung i-adjust ko nun or gagamitin ko naman. So, ang ginagawa ko, nagpapa-facial lang ako. Gumamit ako ng mga anti-acne. So, ang dami kong ginamit na products. Sobrang nag-trial and error talaga ako. Talagang lumala yung balat ko. Talagang ang dami kong marks everywhere. Hanggang ngayon, meron pa akong konti. Pero, I'm just wearing makeup at the moment, no? Pero, the other part, sobrang ganda. Sobrang nag-improve talaga siya. So, ito, sinishare ko sa inyo kung ano yung nag-work sa akin ngayon. Kung ano man yung mga products na babanggitin ko, it's a risk for you to take. Bago nyo gamitin yung mga products na to, just make sure na na-consult nyo yung doctor nyo, na-aral nyo, or na-research nyo kung ano yung mga ingredients niya and yung functions niya at yung mga ginagawa niya. At kung ano yung combinations ng mga products na pwede nyo gamitin during the day, during the night, or the entire course na ginagamot yung balat ninyo. Kailangan nyo mag-ingat. It's a risk that you have to take kapag nag-discover ka or gumagamit ka ng products mo on your own. Mag-ingat ka, just make sure na ma-patch test mo muna siya. Pag nagpa-patch test ako, dito ako nagsisimula itong part na to. Kasi very sensitive itong area na to. So, yan. Pero ako, nir-risk ko talaga sa chin. Kasi very reactive yung chin ko. Parang minsan gagamit ako ng product ngayon. The next day, magbe-breakout ka agad ako. Meron ako na-try na product na 4 na pimples ka agad. The next day, lumabas siya. Meron naman yung gumamit ako ng isang product. Siguro mga 2 or 4. Sabihin na natin 4 days. Tapos bigla akong nag-breakout. As in lahat. Siguro binilang ko yung mga 13 pimples siya. No, yung lumabas. So, sabi ko, grabe, hindi ko na kaya na to. Hindi ako sanay na maraming pimples. So, talagang inaral ko yung mga ingredients, kung ano yung mga mag-work in harmony. Tapos, mag-agree talaga sa skin ko. And then, ito na nga, isi-share ko sa inyo. Simulan natin sa cleanser. Ito yung ginagamit ko, Garnier Micellar Cleansing Water, yung color pink niya. For sensitive siya. Una ko na-try ito, nasa Netherlands ako. Kasi naghahalap ako ng micellar water. Tapos, ang alam ko lang, Bioderma prior to that. Pero sabi ko, masyado naman yatang mahal, hindi reasonable. So, syempre, nagtitipid ako. Naghanap ako ng ibang alternative at ito yung nakita ko sa grocery. So, tinry ko siya. Meron din ako nung color blue. Parang mas nakaka-dry yun. Ito, mas okay siya para sa akin kasi ang skin type ko is combination acne prone for the past 2 years. So, sensitive din siya. Na-sensitize na siya dahil nga na-trigger siya ng ibang products na ginamit. Shelf life niya is 6 months. Makikita niyo dito sa likod yung parang may naka-open na jar. Yun yung shelf life niya. Kapag na buksan mo na yung product or na-start mo na siyang gamitin. Be mindful of that, pero minsan kasi, di ba, alam mo na tayo, nagtitipid tayo, hindi tayo basta-basta nagtatapon ng products. Kung medyo affordable naman siya, huwag ka namang hinayang, bumili ka na lang ng bago. Baka sa pagtitipid mo, baka lalong lumala lang yung
condition ng skin mo or baka masayang lang talaga yung na-achieve mo na na progress. Be mindful of that. Isipin nyo na mas mapapagastos kayo kapag hindi nyo kinonsider yung expiration date ng product. So ito ginagamit ko with a cotton pad. Soak mo lang talaga yung cotton pad. Make sure na wala nang dry areas yung cotton pad kasi pag glinite mo sa skin mo, nagda-drag siya, mas baka merong micro tearing. Kailangan soak siya. Make sure na malambot na siya talaga. Tapos i-glide niyo na lang sa skin niyo and then make sure na i-follow up niyo with a cleanser. So ito yung tinatawag nila double cleansing. Hindi ko alam na ganun yung term niya siguro for the longest time na ginagawa ko siya kasi alam mong makeup remover siya eh. Dati ang ginagamit ko pa yung L'Oreal, yung parang may oil sa ibabaw tapos parang may water sa ilalim. Yung hinahalo mo pa yung color blue. So pagkatapos nung syempre sabi ko greasy. So syempre follow up mo with a cleanser. In the morning, I use this one from COSRX Low pH Good Morning Cleanser. This is 150 ml. Bibili mo siya sa Watson, sa SM department store. Meron din siya sa Shopee, but make sure na piliin niyo yung mga legit or authentic na products. Lalo na hindi naman ganun kamura to. I think nasa 500 pesos siya. Pero nakukuha ko siya less than that kasi pag sa Shopee, may mga coins ka, may mga discount vouchers or coupons na ginagamit. 2 months ko na yata itong ginagamit. It's the first week or second week of May. So, siguro the beginning of March, ginamit ko na siya. Nag-test muna ako every other day dun sa first week. Wala naman siyang adverse reaction. Maganda naman yung effect niya sa balat ko. Ginamit ko na siya every day. So, every morning, ito yung ginagamit ko, konti lang, tapos babasahin ko lang muna yung face ko, tapos maglalagay ako ng konti sa palm, tapos irarub ko lang siya, imamassage ko, and then mga 20 seconds, so parang naguhugas ng kamay, 20 seconds lang, i-wash mo na kaagad with water. Tapos sa gabi naman, ang ginagamit ko is TS6 Pro Bio Cleanser. Nabili ko siya sa Ivy Clinic. Hindi ko na matandaan kung magkano siya, but I think nasa 1,200 yata or 1,400. Hindi ko sure. Pwede niyong itawag sa kanila or i-message niyo sila. So sa gabi ko siya ginagamit kasi talagang natatanggal niya. Deep cleanser kasi siya eh. Natatanggal niya talaga yung, kunyari, yung sa makeup mo, yung residue ng micellar water. Ang napansin ko dito, pag ginagamit ko siya everyday, mas mabilis yung turnover ng skin ko. So, nagbabalat siya on its own. Kahit na dati naman, wala akong ginagamit na nagpapapeel. Every 3 days, nagbabalat siya. So, pag may pimple ka, ang bilis, nababawasan ka agad yung pigmentation, gumagaling ka agad. So, I think nakakatulong talaga siya kasi nakikita ko talaga yung result niya. I-try nyo to. Kunyari naman, during the day, di ba, morning, nagwash ka na nito. So, gusto mong mag-wash ulit. Midday. Ito pa rin ang sinasuggest ko na gamitin nyo kasi nga, gentle cleanser siya. So, hindi niya talaga na-strip off yung lahat ng oil. Hindi siya super nagda-dry sa akin. Even though I have combination to oily skin, oily talaga yung T-zone ko. Tapos dito nga sa inner cheeks ko, nag-oily pa rin. Tapos dito, medyo dry na siya or hindi na siya ganun ka-oily. I suggest you use this pag during the day. Tapos ito talaga sa gabi lang or kapag magtatanggal ka ng mga makeup. So, next one, which is a toner ng Thayers. Thayers nga ba pronunciation nito? Hindi ko sure. So, itong Witch Hazel Aloe Vera Formula doesn't have alcohol. Tapos, ang ginagamit ko is yung lavender. Hindi ko pa na-try yung rose petal kasi very in-demand kasi yung rose petal. Siguro, very soothing siya. Pero, I think para sa akin, medyo mas moisturizing yun. And I think ito mas calming siya. Na-try ko na rin yung cucumber. Okay naman siya, pero hindi ko masyadong gusto yung amoy. Bearable pag itong lavender yung ginagamit ko. So, mabibili nyo to sa Watson's. Meron din sa Shopee. I think nasa 600 or 700 pesos siya. Naubos ko na to, tapos meron na ulit ako nito. Almost half na din yung nababawas dito. Tapos meron pa akong small na ginagamit doon sa banyo. On the days na ayoko maglagay ng any actives, AHA, BHA, ito lang yung ginagamit ko. Hindi na ako nagmo-moisturizer sa umaga. Gumagamit na lang ako ng sunblock. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo. Tapos sa gabi, ito lang. Tapos gel moisturizer naman. AHA BHA Clarifying Toner from COSRX. This is 150 ml. Hindi ko na matandaan yung price nito. I think mga 700 yata na nabili ko siya sa Shopee. Okay siya talaga, na dry niya yung pimples. Mabilis din yung
affected. Mabilis yung turnover ng skin. So, talagang pag may problems ka sa pimples and sa acne marks, very effective siya. Mabilis siyang na-address. Pero hindi ko siya ginagamit simultaneously with the toner na Witch Hazel. Gagamitin ko siya, kunyari, ito sa gabi, ito sa umaga. Pero ngayon, naubos ko na to, hindi ko na muna siya ginagamit kasi may ibang akong ginagamit na actives na AHA, BHA. So, para sa mga gustong mag-start sa AHA and BHA, ito yung pinaka-okay kasi combination na siya, madali siyang gamitin, isang product lang. Tapos, and you can follow up immediately with a moisturizer or sunscreen. Pag in the morning, pwede naman siya, pero masyado niyang nasa-sensitize yung skin natin. Kaya kailangan nag-a-apply tayo ng sunscreen every day, lumabas man tayo ng bahay o hindi. Keep that in mind, na kailangan nyo talaga umiwas sa direct sunlight as much as possible. And then you wear sunscreen with an SPF 50 or at least an SPF of 30. Tapos may mga PA++++ pa yan. So, that's for another video kung ano yung mga ibig sabihin niyan. I will share that. Kung ita-travel mo siya, hindi siya pwede sa plane kasi 100 ml ang limit doon. So, kailangan mo siyang i-transfer sa mas maliit. Wala siyang smaller size eh. So, yun yung medyo inconvenient dito. Pero maganda yung packaging niya. Very easy. Wala na. Wala na talaga. Hangin na lang. Dahil gusto ko nang matry yung ibang products ng COSRX, dahil nga effective siya sa akin, gusto ko matry yung parang mas level up, kumbaga. Sinubukan ko itong 2-in-1 Poreless Power Liquid. Meron siyang 0.1 BHA. I wanted to increase BHA kasi nga, sabi ko, ah, acne, baka nagpo-produce ako ng maraming oil, so kailangan control ko siya. Also, at the same time, gusto kong i-address yung pores. Siyempre, mas maraming oil pinoproduce, parang galit na galit yung pores mo na kabukas talaga. Napansin ko, ito okay siya. So, dinagdag ko siya in the morning. Very effective siya kasi hindi ako madaling mag-oil up. Pero, napansin ko, hindi siya talaga ganun ka okay when it comes to acne control. So, tingin ko, meron pa akong parang maling ginagawa. Kaya, medyo nakokontrol niya yung oil. Pero, meron pa rin na mga nagpa-pop up. Meron pa rin ang kulang at some point. Ito na figure out ko na recently. So, nung inaral ko yung mga ingredients, meron akong isang ingredient na sabi ko, okay sa akin. So, nandinry ko itong AHA, BHA. Inalam ko, ano nga ba yung okay na ingredient niya? So, nakita ko, apple water. Ah, maganda siya. So, pag may apple water, mabilis yung turnover ng skin ko. So, yun lang yun siguro. Kailangan mo intindihin yung balat mo. Kailangan mo talaga gumamit ng iba't ibang products para ma-address mo siya. Kung wala kang dermatologist, yun yung nakita ko na okay sa akin na ingredient. So, hinanap ko na siya sa ibang products ng COSRX. And that's when I came to HA7 Whitehead Power Liquid. So, yung itong Whitehead Power Liquid nito, marami siyang apple water. So, nung nag-start na akong gumamit nito, ang bilis eh. Nagbalat ka agad, dry ka agad yung mga pimples ko. Hindi siya mahapde. Tinry ko muna siya. Sa first month ko, once a week ko lang siya ginamit after nung patch test ko at nakita ko na okay siya sa akin. The second month is twice a week naman. I am on my third month dito sa HA7. 3 times a week ko siyang ginagamit and that's the most. So, basahin nyo muna kung ano yung instructions. Dito, recommended to use 2 to 3 times in a week. Sa tingin nyo okay na yung balat nyo sa twice a week or once a week, go with it. Pakinggan nyo yung skin nyo, i-observe nyo talaga. Like what they said, listen to your skin. I-observe mo talaga mabuti kung ano yung okay sa'yo. Ngayon, naka 3 times a week ako. Game changer para sa akin. Na-control talaga niya yung acne ko. Before using this, talagang na-figure out ko na clog yung pores ko, yung mga dead skin cells ko, hindi ko masyado natatanggal even though na nag-cleanse ako, gumagamit pa ako ng physical scrub. Yun pala, mas gusto ng balat ko yung chemical exfoliant. So, dati kasi nakapag-AHA na ako na soap, meron din akong AHA na cream naman sa gabi. So, hindi ko masyado nakita yung kumbaga yung drastic change or yung talagang yung change na hinahanap ko, yung result talaga. So, nung gumamit ako ng AHA toner, yun pala yung gusto talaga ng balat ko. It's not the cream, it's not the soap, kundi toner lang. Yun lang talaga yung sagot. I think na bili ko to mga nasa 500 pesos kasi discounted siya. Siguro yung original price niya around 700. I will follow up with a moisturizer. Combination yung skin ko, hindi ko kailangan ng heavy moisturizer. Ang ginagamit ko is Lux Organics. So, konti lang din. Kahit na gel moisturizer siya,
konti lang din yung nilalagay ko, pero sa leeg, dun ko dinadamihan. Kasi huwag nyong kakalimutan yung leeg nyo. Pag mag-cleanse kayo, mag-toner, mag-sunscreen, or even moisturizer, kasi ito talaga yung unang nakikitaan ng signs of aging eyes natin. Pag gumamit ako ng HA7, so since mga 2 to 3 times a week ko siya ginagamit, the next morning, immediately maglalagay ako ng BHA Skin Returning Azole. Meron siyang 1% na BHA. Mas mataas siya compare dito kasi ito 0.1 lang. Ito 1%. But ang gusto ng balat ko dito is it has 69.8% black bee propolis. So, na-figure out ko, yun yung gusto talaga ng balat ko. Kasi nakapag-try na ako ng snail cream. So, sobrang nag-breakout ako sa snail cream. Ito yung ginagamit ko the next morning nung paggamit ko ng HA7. It says that this toner is designed to help in reducing skin concerns while soothing and hydrating the applied area. Mabilis gumaling yung balat ko dito eh. Kahit lalo na yung mga breakouts, ang bilis niya. Hiyang ako sa black bee propolis. Ginagamit siya in the morning. Tapos naglalagay na lang ako ng sunscreen. I use the Fresh Skin Lab 98% aloe vera plus antioxidants na face and body mist. So this one you can use before and after makeup. It has an SPF 50. It says dye-free, alcohol-free, paraben-free, mineral-free, benzophenone-free. It's 150 ml, made in Korea. 199 pesos lang siya sa Watsons. Hindi ako nagbe-breakout dito. Very light siya. Wala siyang PA++++, but okay na sa akin basta may SPF 50 siya. Enough na yun. Kasi nasa bahay lang naman ako. So, pag lumalabas naman ako, I use either this one, the Body Shop Multi-Defense SPF 50 PA++. Gusto ko medyo mattified naman yung skin ko. I use this one. It's the COSRX Shield Fit All Green Comfort Sun SPF 50+, PA++++. So, meron siyang konting snail serum, pero okay naman siya, hindi naman siya nakaka-breakout ngayon kasi gumagamit na ako ng HA7. Pero dati, dahil nga moisturizing yung snail masyado para sa type ng skin ko, nagkakaroon ako ng small bumps. Marami ding ibang tao. Nag-try ako ng ibang BHA from COSRX, which was the BHA Blackhead Power Liquid. Pero hindi talaga siya okay sa akin prior to using the HA7. Tapos sobrang nag-breakout talaga ako kasi tinest ko muna siya sa chin ko. The next day, I woke up, I had multiple pimples. So, with this BHA Blackhead Power Liquid, sobrang talaga nasa-stimulate na ilalabas niya talaga lahat ng sebum sa pores mo. And then, kahit na-combine ko siya with the HA7, hindi talaga siya okay sa akin. For acne control is kapag piniprick ko yung pimples ko, I know, because I have experience. Marunong mag-facial, so natatanggal ko talaga yung pus or yung gunk niya sa loob. Hindi ako natatakot na i-prick yung sarili ko. Lalo na ngayon na wala tayong mga facial centers na mapupuntahan. Medyo in doubt ako na hindi ko natanggal lahat. Just to be on the safer side, gumagamit ako nitong COSRX Pimple Master Patch. Ito yung isa sa mga popular products nila. Very effective naman talaga siya basta close to the surface na yung pus niya. Kahit naman yung sa mga medyo tender pa, hindi mo pa nakikita yung pus, kapag nilagay mo siya, parang madali siyang mahinog. Parang ganun yung sinasabi natin, di ba? Hindi pa yan hinog, hindi mo pa pwedeng galawin. Kapag nakita mo na yung pus niya, pwede mo na ilagay ito. Pero para sa mga marunong mag-prick, mas maganda yung na-extract mo or at least na-prick mo man lang siya bago mailagay yung patch. Masisip-sip na niya kaagad. Very effective siya, pero kung medyo palagi ka na lang nagbe-break out, I think you have to find out kung ano yung nagka-cause nun. Kung aasa ka lang sa ganito, talagang marami kang makukonsume. I think I've used about mga 10 patches na. Well, hindi lang din naman ako gumagamit ito dito sa bahay, pero medyo marami na talaga akong nagamit. So, sabi ko, ang gastos na. Tapos, hindi naman, kumbaga, pag nandyan na yung pimple, saka mo na lang siya ma-address, pero ano talaga yung makakapag-prevent ng pimple? Yun talaga yung nag-push sa akin para itry yung iba't ibang products, tsaka aralin yung mga ingredients ng products na ginagamit ko and to check kung ano nga talaga yung pinaka-okay sa akin. On the days naman talaga na parang pag kailangan mo talaga ng emergency at ayaw mo siyang i-prick, ayaw mo rin siyang parang kumaga umangat yung pus niya and you want the pimple to just die. Ito yung ginagamit ko. So, this is from my dermatologist. It's an acne 911 para sa mga nagpupunta ng skin station. Benzoyl peroxide.
think this has 5% benzoyl peroxide. You have to talk to your dermatologist kasi this one, pag ginamit mo to, makukompromise talaga yung skin mo. Matapang siya, may sting talaga siya. Pero sa tingin ko, meron din mga online. Meron din over-the-counter sa mga mercury drug or sa mga drugstore. Meron din over-the-counter. Pero ano nga ba yung tamang paggamit nito? Ano nga ba yung mga products na hindi mo pwedeng isama sa paggamit nito? You have to study that. Well, it says emergency relief, pero hindi talaga siya yung parang overnight okay na. It will take some time, so hindi mo rin siya pwedeng gamitin more than 2 weeks. Ma-compromise talaga yung skin mo, ma-hypersensitize niya yung skin mo. So, on the days naman na piniprick ko yung tapos sa tingin ko, okay na, wala na siyang pus, I have to make sure na hindi siya mag-i-inflame. Gumagamit ako nito. This is an Infladerm cream from Skin Station. Ito rin yung nilalagay ko sa skin ko after ko magpa-hair laser. Effective talaga siya, maganda siya. On the days na medyo gusto ko yung extra yung care sa skin ko, twice a week actually, gumagamit ako nito. The Body Shop Tea Tree Skin Clearing Clay Mask. Actually, mabango siya eh. Pero dun sa mga hindi gusto rin masyado yung amoy, baka hindi nyo kayanin. Pero okay siya. Tapos naka-half na ako nito. Twice a week, ginagamit ko siya. Tapos binababad ko lang siya for about 10 to 15 minutes. And then you have to rinse it off. Tapos pat dry nyo lang. And then you continue with your skincare routine. After nito, saka ako naglalagay ng toner. And then yung actives ko and then moisturizer. On some days na sa tingin ko medyo sensitive yung skin ko, hindi na ako naglalagay ng actives. Pagkatapos nito, toner na lang and then moisturizer na lang. In the morning, kapag medyo puffy yung face ko, gumagamit ako nito. This is a jade roller. Kapag naglagay na ako ng moisturizer ko in the morning, kagaya nitong gel na to. So, naglalagay lang ako, spread ko lang siya, and then minamassage ko na siya para ma-de-puff yung skin ko. Tapos maganda yung blood flow niya. So, nakikita ko talaga na madaling ma-absorb din yung product kapag gumagamit ako nito. Tapos, pag-gising ko, maganda yung glow. May glow talaga siya. So, parang gumagawa ka ng lymphatic drainage. So, this one, ginagamit ko rin. Kahit sa nose line, ginagamit ko siya. So, that's it for my skincare routine. Sana may natutunan kayo. I will be giving away skincare products. All you have to do is like, share, and subscribe to follow me on my social media accounts. You can find the links in my social media accounts below in the description box.